Ang takbo ng ebolusyon ng tao ay nababalutan ng mahaba at sunod-sunod na pagtuklas, kasama na dyan ang mga hindi sinasadyang mga imbensyon. Sa katunayan, tinatantya ng mga expert na sa pagitan ng 35% ng lahat ng mga natuklasan ng mga siyentipiko ay aksidente lamang. Ang mga sumusunod ay ang mga hindi sinasadyang imbensyon mula sa mga nakalipas na dekada na may malaking papel sa pagbabago ng mundo. Number 1. Matches o pospuro. Marami sa atin ang nagtataka kung ano ang buhay bago ang kuryente o ang internet. Ngunit isipin muna natin ang buhay bago ang pospuro. Malamang ay gumagamit pa rin tayo ng makalumang pamamaraan sa paggawa ng apoy. Kagaya ng pagkiskis sa mga bato o di kaya sa paggamit ng magnifying glass. Ngunit para sa atin, mas gusto nating makagawa ng mabilisang apoy sa isang sindi lamang. Pasalamatan natin ang isang British pharmacist at ang kanyang maruming mixing stick. Noong 1826, napansin ni John Walker ang isang natuyong korteng bukol sa dulo ng isang stick habang hinahalo niya ang iba't ibang mga kemikal. Nang sinubukan niya itong kiskisin, nagkaroon ito ng tilamsik at umapoy. Dahil sa pagtuklas na ito, inilabas niya sa merkado ang unang friction matches na may pangalang friction lights at ibinenta niya ang mga ito sa kanyang parmasya. Ang mga unang pospuro ay gawa sa carton, ngunit hindi nagtagal, ay pinalitan niya ang mga iyon ng maliliit na kahoy na may 3 inches ang sukat. Ang mga pospuro ay dumating sa isang kahon na nilagyan ng isang piraso ng papel de liha para makapagsindi ng apoy. Bagamat pinayuhan si Walker na lagyan ng patent ang kanyang imbensyon, mas pinili niyang huwag gawin ito dahil itinuturing niyang isang benepisyo ang produkto na ito sa sangkatauhan. Ngunit hindi nagtagal, ang ideya ni Walker ay ginaya ng iba, at marami na ang nagbebenta ng ganito sa merkado, na naging dahilan para humantong siya sa hindi pagpapatuloy sa paggawa ng kanyang bersyon. Number 2. Mau Vein. Ang Mau Vein ay isang uri ng aniline purple dye na ginagamit na pangkulay sa mga damit. Noong 1850s, ang pangkaraniwang kasuutan ay hindi talaga maganda ang kalidad. Ang mga tina at pintura ng mga tela ay gawa mula sa mga likas na mga materyales. Ang mga halaman, dahon, ugat, mineral at insekto ay ginamit upang lumikha ng magagandang kulay. Ngunit kadalasan, ang mga ito ay madaling kumupas, hindi pare-pareho ang kulay at hindi rin permanente. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong 1856 nang ang 18 taong gulang na estudyante ng chemistry na si William Perkins ay nagtatrabaho upang lumikha ng isang artificial na quinine. Ang quinine ay isang gamot na maaring makapagpagaling ng malaria. At imbis na gamot ang lumabas, isang malaputik na coal tar ang naging resulta. At sa malapitan na inspeksyon, napansin niya ang isang nakamamanghang kulay ng mauve. Pagkatapos noon, nasungkit ni Perkins ang kauna-unahang aniline dye sa mundo, isang dye na patuloy na naglilikha ng matingkad at pantay-pantay na kulay na nagbigay daan para sa mga synthetic colors na kagaya ng mga kulay natin ngayon. Number 3. Penicillin. Ang mga antibiotic ay maaaring hindi maging epektibo dahil sa labis na paggamit. Ang buhay bago ang mga ito ay mahirap sa kadahilanang laganap sa mga panahong ito, ang pabalik-balik na mga impeksyon at kakaunti lamang ang lunas. Ang penicillin ay ang unang antibiotic sa mundo. Isang pagtuklas na hindi sinasadya na nangyari noong 1929 nang ang isang batang bacteriologist na si Sir Alexander Fleming ay naglilinis ng kanyang laboratorio. Matapos magbakasyon, bumalik siya sa trabaho, at nakita niya ang isang petri dish ng Staphylococcus bacteria na naiwang nakabukas. At napansin niya na ang isang mold o amag ay pumatay ng maraming mga bakterya. Tinukoy niya ang mold na ito bilang Penicillium notatum, at sa karagdagang pananaliksik ay nalaman niya na maaari itong pumatay ng iba pang mga bakterya at maaari itong ibigay sa mga maliliit na hayop nang walang anumang masamang epekto.
Number 4. Microwave oven. Sa lahat ng mga bagong modelo at pinaka-high-tech na mga kagamitan sa kusina, may ilan talaga nakapansin-pansin, kagaya ng microwave oven. Ang pag-bake ng patatas sa loob ng 8 minutes ay napaka-imposible bago ang imbensyon na ito. Ang microwave oven ay aksidenteng natuklasan noong 1940s nang ang US company na Raytheon ay naatasang magtrabaho sa mga tubo ng magnetron noong World War II na ginagamit para sa defense radar. Si Percy Spencer, isang engineer ng kumpanya, ay gumagawa noon ng magnetron nang mapansin niya na nagsimulang matunaw ang isang candy bar sa kanyang bulsa dahil sa mga microwave. Gumawa si Spencer ng isang kahon para sa pagluluto at nalaman niya na kapag inilagay ang pagkain sa loob ng kahon na may lakas ng microwave ay mabilis itong naluluto. Naghain ang Raytheon ng patent sa US para sa proseso at inilagay ang unang microwave oven sa isang restaurant sa New England para subukan ang naturang imbensyon. Ang unang home microwave oven ay ipinakilala noong 1967 ng kumpanyang Amana, isang dibisyon ng Raytheon. Number 5. Plastic. Bagamat ang mga naunang plastic ay nakadepende sa organic materials. Ang unang fully synthetic plastic ay naimbento noon lamang 1907 nang aksidenteng madiskubre ni Leo Hendrik Bakelin ang Bakelite. Ang gusto talaga niyang gawin ay ang gumawa ng pwedeng ipalit sa shellac. Ang shellac ay isang mamahaling produkto na nagmumula pa sa lac beetle na ginagamit bilang brush on coloring, food glaze, at pampakintab ng mga wood furnitures. Pinagsama ni Bakelin ang formaldehyde at phenol, isang patapong produkto ng coal, at pinainit niya ang mixture na ito. Sa halip na isang material na katulad ng shellac, hindi sinasadyang nakalikha siya ng isang polymer na natatangi dahil hindi ito natutunaw sa init at stress. Ang bagong thermosetting plastic na ito ay ginamit para sa lahat, mula sa mga telepono, sa mga alahas, hanggang sa mga orasan. Ito rin ang unang synthetic material na hindi dumedepende sa ibang material. Number 6. Potato chips. Masdan ang potato chips. Ang maalat, mamantika, at malutong na butil ng halaman na tumutubo sa ilalim ng lupa. Ang pagkakatuklas sa potato chips ay hindi talaga nagmula sa isang aksidente. Nagmula talaga ito sa isang chef na hindi inayos ang kanyang pagluluto dahil sa sobrang galit. Ayon sa kwento, noong 1853, ang kusinero ng restaurant ng Saratoga Springs na si George Crum ay naiinis sa mga reklamo ng isang mayamang customer na paulit-ulit na ibinalik ang kanyang French-style potato na may makapal na pagkakahiwa. Noong panahon na iyon, inihahanda kasi ang mga French-style potato na may makakapal na hiwa. Pagkatapos ng pangatlong pagbalik ng patatas, ay nagalit na si Crum. Ang pagkakahiwa niya dito ay sobrang nipis, pinirito niya ulit ng may malakas na apoy, at binudburan din ng napakaraming asin. At laking gulat na lang niya. Imbis kasi na hindi ito masarapan, ay nag-order pa ito ng isa pang ganoon. Mabilis itong naging specialty sa kanilang restaurant, at ang kasaysayan ng merienda ay nabago mula noon. Number 7. X-ray. Noong 1895, ang German physicist na si Wilhelm Conrad Röntgen ay gumagamit ng isang tube ng cathode rays. Ang cathode rays ay ang phosphorescent stream ng mga electron na ginagamit ngayon ng halos lahat ng mga appliances mula sa telebisyon hanggang sa fluorescent light bulbs. Napansin niya na ang isang piraso ng papel na natatakpan ng barium platino cyanide ay nagsimulang kuminang sa buong silid. Alam niyang hindi likha ng cathode ray ang pagkutitap na kanyang nakita dahil hindi naman ganoon kalayo ang inaabot ng kanilang sinag. Hindi niya alam kung ano ang mga sinag, kaya pinangalanan niya itong X-radiation na nagpapahiwati sa hindi malamang pinagmulan nito. Sa karagdagang pananaliksik ay natuklasan niya ang isang host ng mga materyales na transparent sa radiation at ang mga sinag ay maaaring makaapekto sa photographic plate.
Kumuha siya ng X-ray photograph ng kamay ng kanyang asawa na nagpapakita ng kanyang mga buto at isang singsing. Ang imahe ay pumukaw ng malaking interes at nagkaroon ito ng lugar sa kasaysayan ng medisina at agham. Pinarangalan si Röntgen ng Nobel Prize sa larangan ng physics noong 1901. Number 8. Safety glass. Noong unang panahon, bago pa man naging bahagi ng sasakyan, ang mga safety features, kagaya ng seatbelt at airbag. Ang isa sa pinakamatinding panganib, kapag nabangga ang sasakyan, ay ang pinsala mula sa mga maliliit na piraso, ng basag na salamin mula sa windshield. Magpasalamat tayo, sa isang Pranses na artist at chemist, na si Edouard Benedictus, para sa pagkakataong makalikha, ng laminated glass, na kilala rin, bilang safety glass. Habang nasa kanyang laboratorio, isang glass flask ang nahulog at nabasag, ngunit hindi ito kumalat. Napagtanto ni Benedictus, na ang loob ng baso, ay pinahiran ng plastic cellulose nitrate. Dahil dito, pinagdikit nito ang mga maliliit na piraso ng basag na salamin, kaya hindi ito nakakapinsala. Nag-apply si Benedictus para sa isang patent noong 1909 na may pananaw na mapataas pa ang safety features ng mga kotse. Ngunit tinanggihan ng mga manufacturer ang ideya na ito sa kadahilanang ang salamin na ito ay mas mahal at para na din mapanatili nila ang maliit na gastos sa paggawa ng sasakyan. Gayunpaman, ang salamin na ito ay unang ginamit para sa mga lens ng gas mask noong World War I. Sa tagumpay nito sa larangan ng digmaan, ang industriya ng sasakyan, sa wakas, ay gumamit na rin ito. At noong 1930s, karamihan sa mga kotse, ay nilagyan na ng ganitong salamin, na mas ligtas, dahil hindi ito kumakalat sa mga matutulis na piraso, kapag nabasag. Number 9. Viagra. Katulad ng Fountain of Youth, ang mga tao ay matagal nang naghahanap ng magic ingredients na may posibilidad na palakasin ang libido at pagandahin ang sexual function ng tao. Ngunit ang pagkadiskubre ng sildenafil, o mas kilala ngayon sa tawag na Viagra, ay isang aksidente lamang. Ang mga researcher noon ay naghahanap ng lunas para sa hypertension at sakit sa puso. Sinubukan nila ang gamot na tinatawag na sildenafil sa pag-asang ito ang magiging lunas. Ngunit pagkatapos ng dalawang pagsubok, napatunayan ng mga researcher na ang gamot na ito ay hindi nagbigay ng magandang resulta para sa sakit sa puso. Ngunit gayunpaman, ay nagbigay naman ito ng ibang resulta. Iyon nga ay ang palakasin ng libido at pagiging sexually active ng isang tao na naging dahilan sa pagkalikha ng Viagra. Nag-apply ng patent ang Pfizer para sa Viagra noong 1996 at inaprubahan ito para sa paggamit sa erectile dysfunction ng US FDA noong 1998. Ang bentahan ng Viagra ay patuloy na lumalampas ng higit sa $1 billion bawat taon. Number 10. Chocolate chip cookies. Hindi lahat ng pagkakatuklas ay nangyari sa laboratoryo na may mga scientist na nagsasaliksik para dito. Minsan, ay nangyayari din ito sa mga chef o tagaluto na nagpapaikot-ikot lamang sa kusina. Nangyari ang lahat ng ito sa kusina ng na-restore na Toll House na pinagmulan ng chocolate chip cookie. Si Ruth Wakefield at ang kanyang asawa na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Toll House Inn sa Massachusetts kung saan nagluluto si Ruth para sa mga bisita. Isang araw noong 1937, habang gumagawa siya ng cookie dough, napagtanto niyang wala na siyang pinatunaw na baker's chocolate, at sa halip ay gumamit na lang siya ng chocolate bar na tinadtad ng pino, at umaasang matutunaw din ito. Ngunit hindi ito nangyari, at sa gayon ay naimbento ang chocolate chip cookie, na kilalang kilala natin sa ngayon. At dyan na nagtatapos ang ating video tungkol sa mga accidental inventions na nagpabago sa mundo. Sana ay nag-enjoy kayo, at kung nagustuhan ninyo ang video, please like, share and subscribe. Maraming salamat!